Hello mga kagandahang araw ni Shark Rider, magandang araw po at welcome to my channel. Kung bago pa po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para mag-follow po ninyo ang lahat ng mga videos ko. I-click lang din po ninyo ang notification bell para ma-follow po ninyo. Ulan sa panaginip at ang kahulugan nito. Ulan sa inyong mga panaginip at kahulugan nito ang tatalakayin ko ngayong araw na ito. At mamaya, aabangan po natin ang ating mga panaginip senders na sina Michelle Felipe, Angeline Perez, Cornesta Fruline, Jovelyn Coelho, Love Love at Nalin Labasbas. Ngayon, tatalakayin ko na ang ulan sa inyong mga panaginip. Sa iyong panaginip ay umuulan at hindi umiitim ang ulap, hindi mahangin at hindi bumabaha. Indikasyon ito na may parating swerte sa iyong buhay. Good luck sa negosyo mo, trabaho mo at masagana ka sa kasalukuyan sa iyong buhay. Pag nanaginip ka naman na umuulan at madilim ang ulap sa paligid, tumutukoy ito na may parating na problema at nagdadala ng kalungkutan sa iyong buhay. Pagpipigil sa kaligayahan. Umuulan at nakikita mo ang pagbaha dahil sa ulan. Indikasyon ito na malakas o mabilis ang iyong pag-angat sa trabaho, negosyo mo o sa iyong karera. Ngunit kung ano ang kabilis at kalakas nito, yan din ang kabilis ng pagbagsak nito. Kung may swerte na parating sa ating buhay, marunong po tayong magpapasalamat sa ating buong may kapal at bigyang halaga natin ang biyaya na ating nalalasap. Umuulan, kumukulog at kidlat sa ating panaginip. Maraming indikasyon ang panaginip tungkol sa kidlat at kulog. Depende ito sa ating napanaginipan. At ngayon, tatalakay natin ang tungkol sa umuulan na may kulog at kidlat. Ang indikasyon nito ay nasa totoong buhay mo ay ma-emotional ka. Hindi ka makapagpigil sa iyong galit. Umaapoy ang iyong galit. Pag napanaginipan mo itong panaginip na ito, magdasal ka na makontrol mo ang iyong galit para hindi ikasasama sa iyong kalusugan. Umuulan, lumalakas at naging bagyo sa iyong panaginip. Indikasyon ito sa totoong buhay mo ay may mga problema, sakit, kalungkutan, away, gulo. Ito'y peligro na hindi maaagapan. Ipagdasal po ninyo ang panaginip na ito na ang negatibo ay maglaho at maging positibo itong parating sa iyong buhay. At ngayon, babasahin ko na ang panaginip ng ating mga senders. Ang una ay si Michelle Felipe. Ito ang iyong napanaginipan, Michelle. Blessed morning, ma'am. Nag-search po ako about sa panaginip. Then nakita ko po ang channel niyo. Nanaginip po ako kagabi kasama ko daw po mga kaibigan ko. Masaya kaming nag-hiking sa bundok. Tapos po dumadaan kami sa hagdanan paakyat. Pero may tubig na umaagos galing sa tuktok ng bundok. May burol o burol daw po doon na malinis, madam. May naliligo tapos tinatawag ako ng kaibigan ko na sabi niya akyat dito at tatalon daw ako sa ilog. Sabi ko ayoko baka lampas tao ang tubig at di ko kayang langoyin pero tinutulak ako sa tubig pero okay naman daw ako. Tanong ko po sana kung may connection po ba ito sa mga desisyon sa buhay ko in the future. Salamat po. Magandang araw sa iyo, Michelle Felipe. Hindi masama ang panaginip mo at tama ka. May connection ito sa kinabukasan mo. Ang bundok at hagdanan sa iyong panaginip ay simbolo sa pag-angat sa iyong buhay para sa iyong kinabukasan. Ang malinaw na tubig ay kumakatawan sa health, prosperity, at peace. Sa iyong panaginip, may nagtulak sa iyo ngunit doon ka bumagsak sa malinaw na tubig at hindi ka na
nasugatan o napasama ang kalagayan mo. Indikasyon ito na may tutulak sa iyo sa magandang direksyon in the future. Saksi sa pagmamahal at yaman sa kasalukuyan. At sana tuloy-tuloy na ang magandang buhay mo at walang hadlang. Ipagdasal mo ito, Mitch. At kay Angeline Perez, ito ang iyong napanaginipan, Angeline. Hello, nanaginip po ako na sira ang reading glasses ko po. Ano po ang kaulugan ng panaginip ko? Thank you po. Angeline, magandang araw sa iyo. Ang kaulugan ng iyong panaginip? May makikita ka at alam mong hindi mabuting bagay o pangyayari sa iyo o nakakaepekto sa ibang tao o kahit sa iyo at sa pamilya mo. Pinawalang bahala mo ito. Ito'y pwedeng magaganap pa. At ito ang ingatan mo din ang iyong kalusugan, lalo na ang iyong mga mata, Angeline. Magdasal ka araw-araw para sa guidance mo. At kay Cornesta Fruline May, ito ang iyong napanaginipan, Cornesta. Nanaginip po ako na sa sementeryo po ako may isang libingan na nagsasalita sa loob at isang paring Chinese ang nakikita ko sa picture. Cornesta, ang indikasyon ng iyong napanaginipan ay dalawa ang ibig sabihin nito. Una, may pagbabago o changes ang maranasan mo sa buhay at kailangang masikap at ipagtaguyod mo ito at mawala ang hadlang sa gusto mong maabot o magganap sa iyong buhay. Ang pangalawa, posible na ang iyong panaginip o ang iyong napanaginipan ay nagpapaalala sa gawain mo, lalo na sa iyong relihiyon. At mag-alay ka rin ng dasal sa pari na napanaginipan mo kahit hindi mo siya kilala, Cornesta. Magdasal araw-araw at pagpalain tayo ng ating Panginoon. At ngayon kay Jovelyn Cuelo, ito ang iyong napanaginipan. Nanaginip po ako ng patay sa kabaong na nakalutang sa tubig. Ano po ang ibig sabihin nito? Magandang araw sa iyo, Jovelyn. Ang indikasyon ng iyong napanaginipan ay kailangang alagaan mo ang iyong sarili. Huwag masyadong emosyonal, baka maghatid ito ng masama sa iyong pangangatawan. Ikaw na ang magkontrol sa iyong emosyon, lalo na sa iyong galit, Jovelyn. Magdasal araw-araw para sa iyong guidance, Jovelyn, at magandang araw. At kay Love Love, ito ang iyong napanaginipan, Love Love. Ma'am, magandang araw po, ask ko sana ang nanaginip ako. Malaking isda at nagtanong po ako kung magkano. Sana mapansin po ninyo at salamat po. Magandang araw sa iyo, Love Love. Ang indikasyon tungkol sa iyong panaginip ay ang isda ay kumakatawan ito sa prosperity, pera o peace. Ngunit may tanong ka sa iyong panaginip kung magkano ito. Ito'y nangangahulugan na may pag-uusapan kayo tungkol sa pera at ito'y malaking ang amount nito. Pwedeng ito'y naganap na o magaganap pa. At kay Nalin Labas-Bas, ito ang iyong napanaginipan, Nalin. Panaginip ko po ay gagamba sa mata ko. Ano po ibig sabihin? Magandang araw sa iyo, Nalin. Ang panaginip mo ay hindi ka sana hindi ka mapuwing o magagalit sa makikita o masasaksihan mo sa hinaharap. Ang gagamba kasi sa panaginip ay kumakatawan sa distraction ng ating pamumuhay, Nalin. Ipagdasal mo ito, Nalin, na maging positibo itong parating sa iyo. Tandaan mo, gagamba ay kumakatawan sa away, inggit. Kung may ganyan na kaibigan o ano na iinggit sa iyo, iwasan mo na lang. Sa mga nagtatanong po sa tungkol sa panaginip, gusto ko pong masagot kayong lahat.
Ngunit kukulangin po ang oras ko dahil may importante din po akong ginagawa sa pamumuhay at sa pamilya ko. Pasensya na po kayo. Binabasa ko po ang inyong mga panaginip doon sa comment at lihim po akong nanalangin sa ating Panginoon na lahat ng panaginip natin ay maging positibo itong darating sa ating buhay. Kahit ano o anong kasama sa ating panaginip natin. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po.